guys, for today's vlog, ang gagawin po natin ay tutulong kay Papa sa pag-finish ng aming pader. Actually guys, si Papa na po ang naghalo ng semento. So ang ginawa ko lang po ay ako na lang po ang nag-finish ng pader kasi si Papa ay lukab-lukab gumawa ng pader. By the way guys, kanina ko pa po yung ginawa. So ayun, nakikita nyo lang, nagpa-polish na lang po ako sa mga part na may mga lukab-lukab. Hindi nyo po alam, magaling po talaga ako mag-manual labor. Kasi dati po ako si Superman na naging si Darna. Ayun nga, inalis ko muna ang pagiging kumarati dito kasi kailangan. Kasi wala pong lalaki dito sa amin at lahat po kami ay naging si Darna. Actually guys, hindi talaga madali. Ayun nga, pinagpapawisan ako kasi napakahirap i-polish yung wall namin. So, kailangan ko pang kamayin yan. Kopyapin ko saan yung mga hindi pantay ng parts. And ayun, dinadama-dama ko yung pader kung bukol pa o hindi. Ay, siya nga pala. Ilang oras ko nga pala ito pinantay. So, kahit ilang oras kong ginawa, hindi pa rin po talaga napapantay yung pader. So, sinimulan ko ulit po sa baba. At ayun, tumingin na muna ko sa camera at nagpahinga. Ayun, hindi alam kung ano gagawin. Kung kukunin ang camera at lumipat naman po ako sa kabila. Ayun, kumuha ako ng konting semento sa baba. At linagay ko po pataas para po mapantay yung aming panel. Ayun nga, sumayaw-sayo ang bakla. Ayun, continue lang sa paggawa kahit pagod na. Ayun, pinantay ko yung taas. Sobrang nakakapagod guys. So, kailangan talagang maraming pasensya para ma-finish yung ating pader. So, ayun nga, tumingin naman ako sa camera at inayos yung, ay, nagpakita na ako ng damit. Nag-alis na ako ng damit niya kasi sobrang init na guys. Walang naman kami aircon, so hindi mo talagang mag-hubad para ipakita yung napakagandang katawan. Ayun, tinignan ko po kung makatlong aking hubad. And ayun, umalis na muna ako at inayos ko yung sarili ko. At baka ma-ano tayo ni Facebook at ni YouTube sa ating gagawin video. Ayun, nag-model-model. Ayun, at magsisimula ulit kahit nakahubad ng damit. At nagsimula na rin akong ilagay yung natitirang mga semento sa baba. Ayun, finish. Tignan sa camera. Nagpapakita ng utong na maitim. Ayun, kumuha ulit ng semento sa baba. At ulit-ulit na pinipinish yung pader namin. Ayun, kumuha ako at pinipinish ko sa baba. At ulit-ulit ko lang po yun. Huwag niyo na pong basilin yung katawan ko. Ay, kasi hindi naman talaga ako sexy. Ayun, si Papa, tumutulong talaga ko dyan. At si Louie nalis na yung mga kalat na simento. So, and ayun nga, lilipat ko naman na, ay, nag-selfie nga ako dyan. Kasi nasa stress na ako at haray na tingnan. Nag-feeling niya ka naman ito. Ang bakla. Then, kinuha yung pamplansya ng simento. At sinabuyan yung pader. Para marigdagan yung semento at sayang kasi nasa baba lang naman. Guys, kinuha ko yung sa babang semento. Kung nakikita nyo po ay sinasaboy ko yan. Kasi nasasayang po yun. Need po talagang ibalik kasi nahuhulog. So ayun, inulit-ulit ko lang pong finishing yung pader at kunin yung mga semento sa baba. Ayun, inulit-ulit ko ulit na patagin yung pader habang nakatuwalya na parang Magdalena Fox yung dating. By the way guys, ilang ulit ko na po yung pigplansya at nilagyan ng mga pangkot na semento pero hindi pa rin po napapantay. So, kailangan ko talagang sabuyan ng tubig para pumapantay po yung ating pader. So, kung hindi po makita yung pader, kung hindi pantay, kasi hindi naman po talaga kasi malinaw yung ating camera. Ayun, kinakausap ko si Papa kung anong gagawin kasi bakit daw sinasabuyan ko ng semento yung pader. Kasi wala naman daw yung sa rules ng pagiging libo na nagsasaboy ng semento. So,
Hindi ko pinansin si Papa at ulit-ulit ko pang sabuyin ng pader at tinuho pa siya. At habang ang pinapantay ko yung pader, pinagpapawisan na po ako dyan. So ang ginawa ko lang po ay patuloy ko lang po ang pinaplansya at tinitingan yung camera kung na-off. Ay, ayun nga. Tinitan ko lang po yung table para po makita po yung aking mukha at yung nag-selfie. At tinignan yung sarili kong haggard na. Ayun. At nilipat ko naman po dun sa aming apat na bintana. So, inalis ko yung kurtina kasi nakakasigabal sa ating beauty. At ayun, patuloy lang po ang pag-plancha ng bakla, pataas po at pababa ng wall namin. So, ayun. Kung nakikita nyo po, guys, nilalagyan ko po ng semento na galing po sa baba kasi nasayang po yung aming semento kasi nahuhulog po. So para po hindi masayang, ay binabalik ko po yung mga semento na nahuhulog po sa baba. Ayun, ginamit ko po yung langgala para po makuha yung semento sa baba at mailagay po sa aming dingding. At ayun, patuloy lang po kumukuha ng hulog na semento sa baba. At ina-apply ko sa aming dingding. Ayun nga, may bumisitang madam. Isa rin po siyang bakla. Bumisita rin po siya. By the way guys, kinukuot ko na lang po yan kung iniisip mo po na hindi pantay yung bakit pakagawa. Natural na po yun na hindi perfecto. Kaya po pinapantay po ng ating bakla. So ayun, inaulit-ulit lang po natin. Inaulit-ulit po natin habang mapantay po yung aming pader. So, haggard na po ako dyan. Pero kailangan po kasi wala pong tutulong sa pag-finish ng aming pader. So, ayun. Tingin-tingin sa salamin. Inaayos ko pader. Habang pinagpapawisan na yung likod na marami ng ludog-ludog. Ayun nga si Papa, nagwawalis na ng floor para matulungan akong ipunin yung mga nahulog na semento na ibabalik ko sa pader namin. At ayun, tinignan ko ulit yung aking sarili, baka hindi nakita sa camera. At patuloy ulit ang bakla na ayusin yung pader. At pantayin yung semento na nakadikit sa pader namin. Ulit-ulit lang po. Habang mapantay, ay napalsikan nga yung ating mata. So, at ayun, patuloy lang sa paggawa. Kasi hindi pa napapantay yung mga simento sa pader. At ayun nga, kung hindi po ninyo nakikita yung aking ginagawa kasi against the light, pasensya na po kayo kasi yun lang po ang aking magagawang video kasi wala pong liwanag dyan. Sa nakakita po ng mga marunong mag-construction, pasensya na po kasi yan po ang alam ko na mas makakaganda para pumapinis yung aming pader. Ayun, sinabuy-sabuyan ko lang po ng semento galing sa baba kasi sayang po. By the way guys, hindi po talaga madali ang paggawa ng pag-finish ng pader. Kasi kailangan ng maraming oras at pasensya. Kasi hindi agad po napag-finish yung pader. So ayun, hindi po talagang maraming gawa. Maraming oras ang sasayang para lang po ma-finish yung aming pader. So, patingin-tingin lang ako dyan habang gumagawa. So, ayun, kinuha ko yung camera at nilagay ko sa floor para makita ninyo kung paano tingin sa baba. Ayun kung paano ko po yung kinukuha mga semento sa baba. Ganyan po yun. So, ayun, inalis nga ni Papa yung mga semento para matulungan akong makuha mas madali yung semento sa baba.
Ganun po yung ginagawa ko, guys. Tignan mo. Tinatapon ko po sa taas pababa. Para po hindi masayang yung sineta sa baba. May umi-extra pa mga sisyo. Ayun, patuloy ko lang pong kinukuha sa baba. At nilalagay sa taas para ako madaling ma-finish. Tignan nyo guys, napakadami na lang paako dyan. At ayun. Ay, makikita pa ang langit ng bakla. Ayun, at nilipat ko nga sa may kabila para makita nyo kung gano'n na, kung paano ko po napin, kung paano ko po pinipinis yung kabila. Now, inalis na nga ni Papa yung floor na may mga simento para mas madali ko makuha. At inapply ko po dun sa gilid para hindi po masayo. Kasi mapipinish po yun gamit yung nahulog sa baba ng mga simento. At ayun, pinatuto ko yung sarili ko kasi hindi ako kita sa camera at baka mawalis si Papa yung aking cellphone. So ayun, nagbibida-bida ako dyan na pinipinish yung baba. Kasi kung papakita ko sa inyo kung paano ko pinipinish, hindi makikita kasi malabo yung camera. Kaya pasensya nyo na po. Ayun, winawalis-walis ng papa para matipon po pamunta sa aking simento na ina-apply ko po sa dingding ng aming bahay. Ginamitan ko na nga po ng sikit para kung mas madali ko pong maitaas yung mga huling na simento sa baba. Nang walis pala, may nakikinig. Hindi pala sigid. Sigid kasi ang tawag dito sa amin. Dito ko po napagtanto na hindi po mahihinday kung madali ang paglilibor na ginagawa po ng mga construction worker na binabayaran lang po ng napakaliit pero yung trabaho po nakakapagod. At ayun, tinutuho-tuho na ipapakusan po yung mga hindi pantay at sinusunod naman ang bakla na ayusin yung dingding na hindi pantay. Ayun, tinignan ko yung sarili ko kung maganda pa kasi hindi naman talaga maganda kahit kailan. Tignan nyo ang bakla, dugit na. Punong-puno na ng simento sa paa, pati sa mata, pati sa kamay. At patuloy ko lang kung pinaplansya yung dingding hanggang sa mapantay. Na parang maganda na tingnan. At ayun, tinignan ko yung sarili ko at patuloy lang sa paggawa. Pasensya nyo na guys, hindi macho ako tignan. Yung mukha ko dyan seryoso sa pagplansya kasi gusto ko nang matapos kasi nakakapagod. Ayun nga, pinakausap ako sa papa para ayusin ko doon ano yung ginagawa ko sa dingding kasi binabalik ko yung mga nahulog sa baba. Alam ko naman guys na hindi yung tama ang aking ginagawa. Pero alam ko na napipinish dahil doon sa kinukukos sa babang simento. So wala kayong magagawa. Hindi manood lang kung ano ang aking ginagawa. At kung may suggestion kayo, mag-comment kayo sa baba. Para sa next kong pag-finish ng aming wall, perfect na at wala na kayong masabing mali sa aking ginagawa. At ayun, patuloy lang sa pag-plansya para mag-finish yung aming wall. By the way, hindi ko na po yung alis tubig sa wall namin kasi ayaw ni Papang ipaalis. Wala akong magagawa at wala ka rin magagawa kasi nanonood ka lang sa aking vlog. Ayun nga, paulit-ulit ko lang ginagawa. Kinukuha yung sa babang nahulog na simento at pinabalik.
By the way, kung napansin nyo po yung aking likod, may bilog. Lumal po yan. Huwag nyo na pong pansin pa. Baka magtanong kayo sa comment section kung ano pang nandiyan sa likod ko. Ayun, pinawalis-walis na ni Papa. Buti na lang hindi nadala yung aking cellphone. Kasi matitigil yung aking pag-vlog. Ayun nga, tinignan ko yung sarili ko kasi si Papa na na-expose, hindi na ako. Cherries, no? So that's it for today's vlog. Nakakapagod po.